Isang masaya at mapayapat, napakagandang umaga para sa lahat. Mga kaibigan, mga kapamilya at kasama, aking ipinakikilala at malugod na tinatanggap ang mga pambansang pagtitipon ng magtagumpay na Pilipinong magsasaka. Ating tanggapin ang mga matitipuno at magigiliw at masasayang mga Pilipinong magsasaka. Mula Luzon, Visayas at Mindanao. Aring silang palakpakan at bigyan ng masayang pagtatanggap. Palakpakan naman po para sa ating mga bayaning magsasaka. Napakagaganda at napakakagisig ng bawat isa sa kanilang mga barot saya. Kung gaano ba kaimportante sa atin, sa buong mundo, ang role ng mga farmers? 9 bilyong tao ang pinapakain ng mga magsasaka sa buong mundo. Po mga tao ngayon, tayong lahat na Pilipino, kung wala sila, anong ating kakainin sa araw-araw? Ang araw na ito ay napakahalaga sapagkat makikita po natin kung ano po ba ang naging tagumpay ng ating magsasaka nung nakaraang taniman. Pero ngayong araw na ito, matutunghayan natin na wala pong imposible. Hindi po tayo magpapahuli sa ibang mga bansa. Pangalawa po, ang paggamit po ng mga produktong rehistrado at mga dekalidad. Ang pag-iisip ng isang magsasaka o sabihin na po natin na isang negosyante, negosyante din po kayo, na alagaan at tutukan ang kanyang negosyo. At dahil po dito, napakasaya pong makita kung ano po yung nangyari. Magandang ani po! Lagi naming sinasabi, magandang ani kasi po ito ay nag-a-attract ng blessing. Hindi pa tayo umaani, kiniklaim na natin na magiging maganda at masagana ang ating ani through God's blessing. Inimbitahan namin kayo dito para bigyan kayo ng parangal. Well, good morning, everybody. First of all, I'm so excited to be here in Manila at this time of the year, especially because it's December and I know it's Christmas time. It's a time to celebrate. It's a time for happiness. It's a time for families and friends to get together. So I'm really, really happy that I've been invited to be a part of this wonderful occasion today. From FMC's perspective, today is certainly because we are celebrating 3 or 4 months of extremely hard work done by our team to help improve the yield for Filipino farmers. Halo-halo po yung aking emosyon sa araw na ito. Kanina po nung pumapasok yung ating mga matatagumpay na magsasaka, ako po'y naiiyak sa galak dahil naging kaparte kami ng inyong tagumpay. Quite heavily in this country, and we are delighted to see how our business has been growing, manpower has been growing, and how the farmers in Philippines are
getting benefits from the services provided by our company. Gusto naming ideklara officially na lahat kayong magsasaka na nandito ngayon ay officially declared as FMC Prevaton Ambassador ng Pilipinas. Ang pag-unlad po ng agrikultura at ng ating bansa ay nakasalalay sa patuloy nating paghahanap ng mga bagong kaalaman at teknolohiyang magpapadali ng gawaing bukid at magpapataas ng ani at kita ng mga ordinaryong magsasaka. Kami sa Kagawaran ng Agrikultura ay muling nagpapatibay sa aming commitment na buhaying muli ang sektor ng pagsasaka at isulong ang kapakanan at adhikain ng mga magsasaka. Sa FMC ay lubos na nagpapasalamat sa lahat ng aming mga magsasakang dumalo sa araw na ito. Sa mga susunod pong mga taon, kami po ay patuloy na susuporta sa pagkakaroon ng matagumpay na pagsasaka. I will bow my head before you because to me, ang magsasaka ay unang bayani ng bayan. Meron tayong bagong bayani. But to me, you are the first heroes of our land. Why? Kayong nagbigay ng pagkain ng bayan. The Philippines is composed of more than 7,000 islands. We have more than 200 ethnic groups and speak different dialects. Why do we always say that the farmers are the most marginalized sector of our society? Since time immemorial, we hear farmers lang. No, we should put spirit of being a farmer. Mga minamahal ko pong mga sasaka, kapatid ko po sa hanap buhay, sana po tayo magkaisa. Una po, inihiling ko po sana sa inyo na sana po ay magkaroon tayo ng pagmamahalan ng bawat isa. Ilagay po natin sa puso natin ang ating pong pagsasamahan para tayo po'y magtagumpay. We should be proud to be a farmer. Why? Because we feed even the richest person in the world. Without the farmer, there is no food for the world.